Let's balance the fees! Na-accept ba ng Security and Exchange Commission ang tax basis financial statements? Natatakot ako sa sinasabi mo, Mr. Maestro. Gagawa ako ng income tax basis financial statement o financial statement na gawa sa tax code. Po, meron hong income statement na gawa sa tax code kasi po ang tax code ay isa pong accounting system. Okay, isa po siyang accounting rules. Sabi nga ng BIR, yung mga pumipirma ho ng Statement of Management Responsibility, mayroon pong tax accounting rules. At ang tax accounting rules po ay nakasulat sa tax code. Ito po yun. O, bili na ha? Okay. Bumili na rin ho kayo nito. Ha? Para ho yung libro nyo na walang laman for the past 20 years, magkalaman na ho at makatipid ho kayo sa bookkeepers na incompetent, sa accountant na incompetent, sa CPA na incompetent. 1,675 pages po ito. Okay. Ah, ito pala ginagawa ko. Mag-donate ho kayo 1,000. Pag nakakuha ko ng 100,000 at naiprint ho natin to, ipadadala ko ho sa inyo ito for free. Okay. So, inaalaw ba? Ito yung tanong eh. Inaalaw ba ng SEC at ina-accept? O inalaw, hindi naman in-accept. Dalawa, inaalaw ba at ina-accept ang tax basis financial statement? Nakasulat ho yan. Nakasulat ho yan dito. Okay? Sa ginawa kong libro. Makikita ho nyo yan sa section 257. Ang nakasulat ho ay ganito. Teka lang ho, hinahanap ko eh. 257. Ayan. Sabi dito sa 257, according to SEC, ha? SEC. SEC, SRC. Ang ibig sabihin nun ng SRC ay Security Regulation Circular. Anong number? 68. Pwede nyo i-download yan. I-google nyo yan. Ha? I-google nyo. Ano nakasulat? Basahin natin. Sabi dito, micro entities have the option to use as financial reporting framework either income tax basis, accounting standard in effect, ha? Either income tax basis or accounting standard in effect as of December 31, 2014 or Philippine Financial Reporting Standards for small and medium enterprises. Pwede pala sa micro. Sa micro pwede, micro entities. O, may definition kung anong ibig sabihin ng micro. Saan makukuha? Eh, dun dito sa SRC 68. Kung gusto nyo malaman kung ano definition ng micro entities. While for small and medium enterprises, a written justification shall be presented before the Security and Exchange Commission to be allowed to use the tax basis financial statement. Ayun, ina-accept pala ng security ang tax basis. Tax basis financial statement. Ano lang kailangan daw? Ano kailangan mo para mapayagan ka? Ang sabi ay written justification, bossing. Ang dali lang palang gawin. Justification. Oh. Justification, written justification. Kung hindi mo alam gumawa ng written justification, i-PM mo lang ako o kaya ilagay mo, i-comment mo dyan sa aking kataxpayer Facebook.
na kailangan mo ng justification, tutulungan kita free of charge. Donate ka lang dito ha, donate ka ha. So, ina-accept ng SEC, di ba? Yung tax basis. Bakit ka pa gagawa ng financial accounting kung ina-accept ang tax accounting? Di ba? Doble trabaho eh. Gagawa ako ng financial accounting, tapos gagawa rin ako ng tax accounting. Katarantaduhan talaga eh, no? So, para mabawasan yung iyong gastos, mag-tax basis financial statement ka na. Suportahan mo ako rito, ha? Okay. At huwag nyo kalimutan. Okay? Bumili ho kayo nito. The books of entries, lahat ng entry, hindi na ho magiging walang laman ang libro ninyo na nakarehistro pa sa BIR para maiwasan nyo na yung 50,000 penalty na walang laman ng libro. Okay? At inimbitahan ko kayo maging tax bookkeeping specialista. Mag-miembro na ho kayo o mag-apply na ho kayo sa Study Now, Pay ETM Later. Kung gusto nyo malaman kung anong ibig sabihin ng Study Now, Pay ETM Later, i-google nyo, what is Study Now, Pay ETM Later? Lalabas na po yun. Hanggang sa muli, ah, marami pa ho akong seminar na libre para sa inyo.